Ang magiting naman dirigma na lumaban para sa kalayaan ng mga Bicolanos. Sa kagubatan ng Ginubatan Albay, may nakatagong mundo sa ilalim ng lupa, mga madidilim na lagusan at mga nakaliligaw na pasilyo. Noong panahon ng digmaan, ito ay ginawang kuta ng isang matapang at matalinong Pilipinong heneral na si General Simeon Ola. Isang heneral na kailanman hindi mahuli-huli ng mga Amerikanong sundalo dahil sa kakayahan itong maglaho ng parang bula na walang naiiwang bakas. Maraming tao ang naniniwala na may anting-anting si General Ola dahil hindi ito mahuli-huli ng mga Amerikano. Ang agimat daw na yun, ayon sa kasaysayan, kapag ginamit niya ang bisa nito, ay bigla na lang ito maglalaho ng parang bula. Anting-anting nga ba o aking katalinuhan? Tara at ating tuklasin. Zap guys, it's CJTV here. Kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe to my YouTube channel and hit na notification bell para updated ka sa mga bagong videos na ating pag-uusapan. Si General Simeon Arboleda Ola ay isang magiting na bayani noong Philippine Revolution at ang huling general ng Pilipinas na sumuko sa kamay ng mga Amerikano pagkatapos ng digmaang Pilipino at Amerikano. Si General Simeon Ola ay ipinanganak noong September 2, 1865 kina Vicente Ola at Apolonia Arboleda. Siya ay nag-aral sa Mater Salutis College Seminary at nag-aral ng Pilosopiya. Ngunit hindi ito nakapagtapos ng kurso dahil sumali siya sa lokal na sangay ng Katipunan sa kanyang bayan sa lalawigan ng Albay at kilaunan ay naging pinuno. Sa tulong ng isang kuro paroko ay nakakuha siya ng mga armas upang suportahan ang kanyang mga tauhan. Sa kanyang katapangan, inikayat niya ang mga kalalakian upang sumali sa kanyang pwersa. Ang ilan sa mga ito ay ang mga bilanggo na kanyang inikayat din upang sumali sa kanyang pwersa sa tulong ng jail warden na si Sergeant Luame. Noong April 1898, nakipaglaban siya sa bayan ng Kamalig, Albay at napromote bilang kapitan General Vito Bilarmino, ang punong commander ng Revolution Forces sa Bicol Region. Noong January 23, 1900, muli siyang napromote bilang major pagkatapos ng isang mapangahas na pag-ambush na umantong sa pagbihag ng tatlong sundalong Amerikano. Noong February 1900, ang kanyang pinsan na si Jose Arboleda ay namatay sa madugong bakbakan laban sa mga Amerikano sa Arimbay, Legazpi City. Ngunit sa pangyayari na yun ay hindi pa rin pinanghinaan ng loob si General Ola. Sa halip ay nagpatuloy pa rin ang kanyang pakikipaglaban at marami pang mga kalalakian ang sumali sa kanyang pwersa. Muli siyang nakipaglaban sa lugar ng binugsakan sa Ginubatan, Albay kasama ang hukbo ni Colonel Ingracio Orenz. Ang balak ng hukbo ay para maantala ang pagpasok ng mga Amerikanong sundalo sa northern sector ng poblasyon. Si General Ola at Colonel Orenz ay galit na galit na nakipagbakbakan laban sa pwersa ni Colonel Dor. Sa loob ng buwan ng July 1901, ang hukbo ni General Ola ay nagpahinga ng ilang sandali. At noong August sa parehong taon ay ipinagpatuloy ulit ang kanyang pag-atake sa bayan ng Huwas, Albay. Kaya sineryoso siya ng mga Amerikano dahil sa kanyang makakasunod na magigiting na pag-atake sa bayan ng Albay. Si General Ola ay nagpatuloy pa rin sa kanyang pag-atake noong June 15, 1903. Sinalakay niya ang 31st na Philippine Scout Garrison sa ilalim ng utos ni Sergeant Nicolas Napoli
sa Obillar Albay. Noon pa man ay marami nang sumukong mga Pilipino sa kamay ng Amerikano. Ngunit hindi ang isang magiting na sundalo na si General Simeon Ola na nakipaglaban hanggang sa huli. July 4, 1901, si General Bellarmino ay sumuko sa Amerikano. Ngunit hindi ang ating magiting na bayani na si General Simeon Ola. Kundi pumunta ito sa bundok at doon niya pinagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga Amerikano. Dahil sa kanyang katapangan at mithiin na ipagtanggol ang bayan, siya ay naging Brigadier General at naging Overall Commander of the Revel sa Bicol Region. Kahit alam ni General Ola ang lakas ng pwersa ng mga Amerikano, hindi ito nagpatinag at ipinagpatuloy pa rin ang pakikipaglaban sa mga Amerikano dahil alam niya na may kahinaan din ang mga ito. Even at that time, nakita nila na siyempre may kahinaan din. Eh, okay kayo dyan, nasa bakto nyo kayo. Pero oras na nag-land kayo dito sa amin at napunta kayo dito sa kagubatan namin, ay may paraan kami kung pumaan kami kayo labanan. Kasi yung terrain ay kabisado namin. Mula 1900 hanggang 1903, tatlong taon naging sakit ng ulo ng mga Amerikano itong magiting na bayani na si General Simeon Ola. Dahil hindi ito mahuli-huli ng mga Amerikano. Ang tanong, paano nga ba niya nilabanan at tinakasan ang mga Amerikano? Totoo nga ba ang agimat nito? O sadyang talino at galing ang kanyang ginamit upang utakan ang mga Amerikano? Kwento-kwento ng mga matatanda, si General Simeon Ola daw ay may angking kapangyarihan. Katunayan, ito ay nakasulat sa kanyang huling kasulatan. Nabanggit niya dito na meron siyang angking kapangyarihan na nakalagay sa isang maliit na bote. Agimat nga ba o angking katalinuhan? Sa lalawigan ng Albay, may nakatagong mundo sa ilalim ng lupa. Isa na dito ang Lumimbot Cave sa Barangay Mapako, Binubatan, Albay. Isa ito sa regikuta ni General Simeon Ola at ng kanyang mga kasamahan. Hindi mo ito aakalaing pwedeng pagkutaan. Dahil sa lagusan pa lang ito, ay bubungad sa iyo ang napakalalim na tubig. Sa dulo naman ng tubig, ay maliliit naman ng mga pasilyo ang bubungad sa iyo. Ayon sa mga taga rito, minsan daw ay umaabot ng kesame ang taas ng tubig sa kuwebang ito. Malaki rin ang posibilidad na ginamit ni General Ola ang taktikang ito, ang pabagong-bagong antas ng tubig upang utakan ang mga Amerikano. Sa dulo naman ito ay isang napakalawak na kwarto na halos kakasya ang 50 sundalo, kaya hindi mo ito akalaing pwedeng pagkutaan dahil sa liit ng lagusan at napakalalim na tubig ay siya naman ang lawak ng espasyo sa dulo ng kuwebang ito. Ayon sa kasaysayan, ilang beses nang kinumbinsi ng mga Amerikano si General Ola na sumuko na lang at umabot pa sa puntong sinuhulan siya ng limpak-limpak na salapi na halos naabot ng 10,000 pesos. Ngunit si General Ola ay nagalit at sabi niya sa kanyang kasulatan na American cannot buy my one bullet with that money. Hindi daw lahat ng kayamanan sa mundo ay pwedeng bumili maski isang bala sa kanyang baril. Isa din ang Milaos Cave sa pinagkutaan ni General Ola. Ito ay matatagpuan sa Daraga Albay. Ang Milaos Cave ay isa sa naging playground ng mga gerilya sapagkat ito ang pinakaligtas na lugar para sa kanila. Dahil sa mahirap ang terrain sa lugar na ito na siyang kahinaan ng mga Amerikanong sundalo, kilala si General Ola sa kanyang taktikang gerilya. Kahit alam naman ni General Ola na walang panama ang kanilang mga sandata laban sa mga Amerikano, kaya imbis na sila ay makipagbakbakan sa kapatagan, dinala nila ang mga Amerikano sa masusukal na gubat sa Albay. At dito, kakampi nila ang kalikasan at alam nila ang pasikot-sikot at mga lusutan sa lagusan ng mga kuweba. Kaya lulusot lang sila
at bigla na lang maglalaw ng parang bula. Isa rin ang Ola Cave sa pinagkutan ni General Ola. Ito ay matatagpuan sa tuktok ng isang bundok sa ginubatang Albay. Ayon sa kasaysayan, matagal dito na malagi ang pwersa ni General Ola. Kung tutuusin, ang Ola Cave ay napakaliit lamang. Ngunit, isa ito sa pinakamahalaga kay General Ola dahil dito niya linano ang ilan sa kanyang mga laban. Nang makita ni General Ola na maayos na ang pamumuhay sa kanyang bayan, ay wala na itong nagawa kundi tapusin na lang ang bakbakan. Pagkatapos ng 3 taon niyang pakikipaglaban, September 25, 1903, alas 3:30 ng pagkahapon sa plaza ng Ginubatan Albay, kuso sumuko si General Ola sa Amerikano si U.S. Colonel Harry Van Holtz. Hinatulan si General Simeon Ola ng kasong sedisyon. Siya ay pinarusahan ng 30 taong pagkabilanggo noong November 10, 1903. Ngunit sa kabutihang palad, binigyan siya ng executive clemency kaya siya ay pinalaya sa bilangguan mula noong October 8, 1904. Noong 1910, pinasok niya ang politika at nanalo bilang presidente munisipal ng Ginubatan na pinaglingkuran niya hanggang 1913. At muli siyang nahalal sa parehong posisyon noong 1916 at naglingkod siya sa termino hanggang 1919. Si General Simeon Ola ay pumanaw sa edad na 87 years old noong February 14, 1952 at inilibing sa Roman Catholic Cemetery sa Ginubatan, Albay. Ngayon, sa mga larawan at mga ribulto na lang natin, maaalala ang kagitingan na ginawa ni General Simeon Ola para sa ating bayan. Base sa huling kasulatan ni General Simeon Ola, ang kanyang pagsuko sa kamay ng mga Amerikano ay hindi nangangahulugan ng kaduwagan, kundi para sa kapakanan ng kanyang mga tao at sa katahimikan ng lugar ng rehiyon ng Bicol. At dyan nagtatapos ang ating istorya. Please subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong istorya at tiyak makakapulot ka ng bagong kaalaman. Thanks guys and see you in my next story.